Hello guys, good evening. I'm Zuni Franco Sarsano of Buhay sa Dubai, and tonight we are very blessed, guys. Of course, we have here a very important and inspiring person po na dumalo po dito sa Dubai. Of course, please help me guys to welcome ang ating idolo po ng lahat, lalo na po sa mga kababayan po natin na malayo po sa Pilipinas, that all are watching 700 Club Asia, none other than of course Brother Peter Kairos. Thank you, sir. Thank you, and I'm very happy to meet you. It's good to be here. So, kagabi po, nung nandun ako sa meet and greet nyo, I'm very touched po dun sa minention nyo, sir, na napakarami po kasing OFW na sobrang iba-iba yung problema ang dinaranas dito sa abroad. And the reason why mas mabigat yung problema namin mga OFW is simply because we don't have the family na sumusupport right away. But then, as you mentioned that before you think of is a solution to the problem, eh, we have to pray first. So why do you think, sir, that prayer is so important rather than thinking of the solution right away? Kasi many times, Junie, pag we are so engulfed with our problem, talagang sakal ka na sa problema, hindi ka na makakaisip logically. Kung limbawa, if you're pagod na pagod ka, ang hirap mag-isip logically. Or you're hungry, or you're lonely. Yan ang number one problema ng ating mga OFWs, yung loneliness nila. So, you cannot even make a right decision when you're lonely. Kasi you are not psychologically ready or prepared. So, ang pinaka-importante is humingi tayo ng tulong sa Panginoon. So, by doing that, is you present your request, you present your need kay Lord. At you ask Him, you pray to Him, Lord, paano ba to? Saan ba ako pupunta? Anong direksyon dapat? And the Lord will speak to you. And when you receive His guidance, when you receive His direction, you are so blessed and so encouraged to move and take one step, even if you're not sure about that step. Kasi yeah, tinuro sa'yo ng Panginoon yun. So, ibig sabihin, tama yun. Because He, the Bible says, He cares for our well-being. He delights in our well-being. Actually, I've been like receiving messages from OFW coming from different countries, and yun nga yung minu-worry kasi nila, if let's say they are in a situation na problematic sila, they don't think of the prayer as one solution kasi nga parang hindi nila nakikita how it will really resolve yung actual problem. So do you think, Brother Peter, is there a correct way of praying? Kasi parang sabi nila ba kasi mali yung pag-pray ko in something ganito? Ang proper way is you pray to the Father, okay, in the name of Jesus. At yung connecting cable mo sa Kanya, sa Ama, ay ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Ganun lang dapat way. You ask the Father, like you're asking your Father, pumunta ka sa Papa mo dahil kailangan mo ng allowance. Bakit ka hihingi sa Kanya? Kasi alam mo, may pera siya, meron siyang kapasidad para bigyan ka ng allowance, di ba? Bakit ka pa hihingi sa Kanya kung alam mo hindi Kanya matutulungan? Pero si Lord, nako, abundance lahat. Abundance of wisdom, abundance of resources, abundance of joy when we are lonely. Lahat, ang kingdom niya, puro abundance. So, dun tayo kailangan lumapit sa Panginoon. Wala nang iba. And when He clears your mind, when He downloads to you His wisdom, it is peaceful.
magkakaroon ka ng peace. Yeah, that's true. Ng kapayapaan. Na alam mo, oo. Tama yung gagawin mong hakbang. Opo. Ang ginagawa ko po kasi talagang I always pray every night and I also pray for my kababayans na nagsisend sa akin ng mga messages. And you know what guys, if you really pray from the heart, I mean you like talk to God as oh, if yun ang kailangan. He's your best friend in this world. Hindi na kailangan na memorize prayers. Yung yeah, conversation, kausapin mo Uh-oh. Talaga. Like you're talking to a brother, to a friend, Uh-oh. To a sister. Like what we're doing now. Ganun, ganun lang po. Walang magic yan. Kausapin nyo lang ang Panginoon. Mag-appeal kayo sa Kanya. Because alam na alam nyo na talagang mahal ka na Niya. That's we don't have to do anything to make ourselves lovable. He already loves you. Yeah, before you love Him, He already loves tama, you. That's tama, true for you. Okay, Brother Peter, tanong po natin. No? Kasi nga, we know that CBN Asia is, lalo na po sa mga kababayan ko, mas kilala nila ang 700 Club Asia. Yes. And they've been like touched and inspired of all the stories na sinishare nyo doon. Mm-hmm. But then can you give us a little information about CBN Asia? Ang CBN Asia po wherein ay... Wherein you are the president. Yeah, yan po ang umbrella organization. Mm-hmm. At sa ilalim ng CBN Asia ay yung programming, no? Yung okay. 700 Club Asia. So we produce the 700 Club Asia show para sa ating mga kababayan. Uh-huh. Also under CBN Asia is our humanitarian arm, yung Operation Blessing. Ayan. Yung Operation Blessing ay nagsasagawa sila ng mga medical mission, disaster missions, mm-hmm. merong mga livelihood programs, merong mga wells, merong mga sanitation. Lahat po yan ay under dun sa Operation Blessing, okay. ang ating aming humanitarian arm. And then also is yung Asian Center for Missions, yung ACM. Yan ang missionary sending arm ng CBN Asia. Doon okay. po tinetrain ng mga Pinoys na merong calling na pumunta sa ibang bansa. Na maging missionary. Na maging missionary. Pero clarification po, are you like a church or... Hindi po kami church. We are a para-church organization. Ang ibig sabihin nun, we work hand in hand with all the churches. Okay. Oh, maraming tayong member na Catholics, na born again, na Methodists. Everyone are welcome. Yeah. Yeah, they watch the show. Lalo na yung mga problematika, nanonood sila gabing-gabi na. And then sobrang matindi talaga yung kanilang problema. And then they call our prayer center. That's another one, another ministry under CBN Asia, ang ating 24 hours, 7 days a week prayer center where anybody can call. At bibigyan ka ng payo base sa salita ng Diyos. Okay. So let's talk about the yung prayer center niyo, sir. Since nasa ibang bansa kami, and then how can we connect? For sure some of the OFWs na nanonood sa atin ngayon, maybe they wanted to talk sa yeah, sa any member ng pwede sila makipag-chat online. Libre po 'yun. At at ano 'yan, ha? Live chat, hindi lang recorded. Live chat, pwede kayong magpalitan. Oh, sir, ma'am, ito yung problema ko. Ganito, ganito, ganito. Then, sasagutin ka kagad. Oh, so guys, the website is that www.cbnasia.org/prayercenter. Go guys and visit that website and napakarami pong links doon and tabs kung saan po ay makakatulong sa lahat po ng mga kababayan natin na they say you wanted to like watch videos na meron sila na like, inspiring para po sa mga kababayan po natin na nanonood, di ba? Maaring minsan kasi yung movies na inspiring, minsan nakakabago yon sa the way we make decisions. Right. Oo, nakakapagpagaan ng pakiramdam natin that kahit na may problema ka pala, it doesn't mean na hindi ka na mahal ng Diyos. Amen. Okay, that God has a reason why you have to go through this, yung mga bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari sa'yo because God wanted to learn and for you to value yung mga bagay na hindi mo nabibigyan ng halaga dati. Tama yung sinabi mo, Junie, na walang wasted experience sa Panginoon. Amen. Ang sarap ng ganun. Oh, lahat po ang ating dinadaanan, merong reason mm-hmm. at merong aral na darating sa ating buhay. Okay. So, let's go back po with the prayer center na meron kayo. So, yung kababayan po natin, just to clarify lang po, na kunyari, let's say, I go to your website and then I wanted to like talk to anyone but then I don't want to like spend malaki kasi mahal kasi magtumawag. Oh, libre po yun, yung online chat. So, I will just go online and can I give, let's say, my Viber or yeah. my Skype. Yes, yes. Kasi minsan mas masarap yes. po that you can contact us through mm-hmm. Skype. Yeah. Mm-hmm. Just type the 700 Club Asia. Mm-hmm. That's our Skype ID. All right. Kaya guys, sa lahat po ng mga kababayan natin na maaring
nahihiya kayo sa mga problema nyo, na-share sa mga friends nyo dito sa abroad, but sobrang bigat na ng pakiramdam nyo, then this is the answer. Call, of course, yung hotline po ng CBN Asia para po meron po tayong kaibigan na magpayo po sa inyo, and it's a biblical response, kaya mas masarap sa mga problemadong katulad natin na malayo tayo sa pamilya natin na maaaring may kumuusap sa atin. Okay, then let's proceed po with your Operation Blessing Philippines na project. So, how can we, like, our kababayan po na makatulong po sa mga programa yung katulad nito? Halimbawa, kung nagkaroon tayo ng mga disasters, wag sana. But we live in a typhoon belt country. Yeah, especially now may earthquake po, no, sa Batangas. Tapos ngayon, nagkaroon pa ng earthquake sa Batangas, parang sunod-sunod. Mm-hmm. So, automatically, merong team na pinadala ang Operation Blessing dun sa site na yon, mm-hmm, para magsagawa ng disaster relief. Kung ano man ang magiging needs dun sa area na yon, they will help meet those needs. Kung tubig, kung immediate na yung mga pangangailangan, mm-hmm, yung food, ayan, dadalhin nila yun doon. Wherever the disaster is, our Operation Blessing team will surely go there. At saka, they work hand in hand with the churches in that area. Okay. So, pag alis ng aming team, let's say, tapos na yung disaster, ang magfa-follow up ang mga pastor. Kasi lahat pong dumadaan sa disaster area na tinutulungan ng Operation Blessing, lahat yan may pangalan, may address, complete lahat ang information. So, pag alis ng Operation Blessing team, pupuntahan nila ng pastor para makipag-follow up. Kumusta na sila, kumusta na yung health nila. Ayun. Alright. So, hindi lang one-time help. Oo. Kaya guys, no, sa lahat po ng I know some of my friends are like interested na talagang tumulong, they are blessed with yung trabangga ng trabaho na meron sila, they have extra money talaga, pero they don't know where to go. Kaya guys, always check out po yung kanilang website, and you can actually find dyan yung tab na OB Philippines na tab nila, where you can obfield.com para po makapag-donate po kayo ng of course, makapagbigay kayo ng donations nyo para po sa mga kababayan natin na maaaring nasasalanta sa Pilipinas. Okay, so I'm interested with this storybook na meron po kayo. Okay. Di ba parang Superbook. Superbook. Yes. So, is it on air po sa ang station sa Philippines? Ngayon ay season 3 na sa ABS-CBN. Every Sunday at 9:30 in the morning, hindi ko lang alam anong oras dito pinapakita yon. But is this also available po sa website if you check your website? Yes, if you check our website, you can see there season 1 and 2. Mm-hmm. Hindi pa yung season 3. Hindi pa na-upload yung season 3. Oh. Pero yung season 1 and 2, makikita nyo. Pero this is not a 2D na cartoon. No po, this is, it's like you're watching Walt Disney. Wow. Oh, this is the best of the best. Mm-hmm. Kasi CBN hired people from Pixar, from Walt Disney, so that they can come up with an animated series that is comparable with the best in the market. Talagang God is really good to have these people gathered sa isang napaka gandang project na ginagawa nyo para sa mga viewers natin sa TV. Oh. Para maging interesado naman yung mga younger generation. hindi pwede not yung only just younger, kasi nakita ko na yung some previews. Yeah. Kahit ako guys, I'm very excited to watch you will learn a lot. You will learn a lot by watching Super Bowl. Kasi visual is iba talaga yung kumbaga yung learning na matutunan mo if you're watching it. Kasi minsan, may ibang mga kababayan tayo didn't have time to like read and interpret it. Pero kapag pinapanood mo kasi, nandun na talaga yung message kagad, makukuha mo siya kagad. Brother Peter, we would like to know po yung reason why you visited Dubai? Well, alam mo, sa Dubai, ang dami-dami nating kababayans dito. Maybe to the tune of 650,000 at least. And you're working here. And of course, the main reason why bakit sila pumunta dito, syempre para maghanap ng totoo po yan, trabaho, para magkaroon ng better opportunity. Why? So you want to do something good to your family. You want to uplift your family. You want to bless your kids. You want your kids to go to good schools. But being away, not everybody has his wife here. Yeah, like some of our kababayans, which is a great blessing. But being away from your family, siyempre magkakaroon ka ng loneliness. Ang hirap yung physical separation. Yeah, that's true. So, kaya maraming mga meantime relationship na nag-exist abroad. Yes. Yes. And so, we want to let you know that
the Lord is right there near you, mm-hmm. that you need the Lord. Na importante ang Panginoon. Because kung ang ating mind ay, alam mo, it says that our mind is the devil's playground. If we let the devil our is giving you a justification sa sarili mo to do that thing, tama, para maniwala ka that what you're doing is correct. Tama. And if you allow your minds to wander, so it's not an excuse then, po pala na since you are away from your wife, it doesn't mean na she's allowing you to do these acts. Yeah, they said I do. Diba? Nagsay sila ng I do. Yeah, that's true. Ibig sabihin exclusive yun. You exclusively belong to your wife, and your wife exclusively belongs to you and no one else. So you need to keep those marriage vows. And many times because of loneliness, kung ano-ano nang iniisip nila. Mm-hmm. And that's the reason why that it's so important for them to get to know the Lord. And we are here also to cheer you up, to bring you some more love from home. Because I know you miss home so much. Yeah, that's true. Lahat excited na, of course, magbakasyon. And for them, Philippines is walang, there's no home like Philippines talaga. Tama. Kaya ngayon, lalo na malapit na po ang Ramadan season kasi, lalo na sa F&B field, on vacation sila. Tama. Oo, kaya guys, you'll be happy if makapagbakasyon kayo and you can see and watch pala yung mga ongoing programs ng CBN Asia sa Pilipinas. Pero yun nga lang, we have a good news kasi from your team na they can actually watch yung mga episodes ng CBN online. Asia online. Online. You can just log on to cbnasia.com/mediacenter. Alright. And then they can watch all the past shows there. Iba-ibang klaseng shows nandun. So I have this personal question sa'yo, Brother Peter. Why you are a known businessman in the Philippines and why this kind of thing yung ginagawa mo ngayon? What makes you more motivated na gawin into a Christian Broadcasting Network? Alam mo, tinawag ako ng Panginoon. Many of us, God gives us unique gifts. Ikaw, Juni, meron kang unique gift, meron kang unique talent. You engage people, hindi ka shy. You're engaging. The Lord has given you the gift of gab na you can talk, you can express, and you're so passionate. It shows you love what you're doing. I do. Now, I used to love what I was doing in the business field, pero tinawag ako ng Panginoon. So, pag tinawag ka ng Panginoon, kailangan, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Wala kang choice. And when the Lord calls you, He will prepare you. He will lay down the ground for you. But it doesn't mean to say it's going to be easy. Uh-oh. But yeah, that's true. But His promise is He will keep you secure because He's the one who calls you. So yan po yata yung reason sometimes where we have like our own plan for our lives, pero kahit anong gawin natin, hindi siya talaga natutupad because God's plan talaga yung mangyayari. Tama. May plano ang Diyos. Oo. Ha? Sabi nga sa mahal na salita, you know, for I know the plans I have for you. Yan ang sabi ng Panginoon. Okay. Alam na niya ang plano. Plans not to harm you, but plans to prosper you and give you a hope and a future. Pero brother, paano po yung mga kababayan natin na they are like, talagang sunod-sunod yata talaga yung failures and mga problema sa kanila, paano po natin sila mabibigyan ng payo na ang, despite of all these things, ang importante na mahal pa rin sila ng Diyos? Daba, alam nila yun. Ang importante, kilalanin nila ang Panginoon. Yan ang number one. Kilalanin nila ang Panginoon. God has a reason. Do you think what is the reason ng Diyos? Na bakit they have to go through this sunod-sunod na hindi magandang pangyayari? Minsan matigas ang ulo, di ba? We're hard-headed by nature or we're rebellious. So, pag once na dumaan na tayo dun sa parabang wandering o kaya trial, nagkakaroon ka ng softness sa inyong puso. To the point, maybe desperation. Magkakaroon ka ng desperation. Pag desperado ka na, hindi ka na makapunta sa left, sa right. Okay, saan ka titingin? Sa taas. Sa taas na. Sa Panginoon. And He's always near. Sabi nga sa mahal na salita, He's always near to the brokenhearted. To the one that is crushed in spirit. Aayusin niya ang iyong broken heart. Huh? He will mend the pieces together. My last question to you, Brother Peter, is ano po yung message natin sa mga viewers natin na mga OFW din
that how can they be of help para po sa mga projects na ginagawa po ng CBN Asia? Well, pwede sila pumunta sa online. There are many ways for you to be able to give. One way is you can give through iRemit. Oh yeah. Another way is they're very known here. Yeah, pwede rin sa iRemit is our partner. So they just have to go there and say that it's for CBN Asia. Yeah, in fact, okay. Yung mga prices na binibigay ng CBN dun sa Huwarang OFW galing sa iRemit yan kasi we're in that together. Okay. Or pwede rin sila magbigay online through their credit card. It's fast, it's safe, it's easy and convenient. I will help you guys on how can you connect on how to give your love and how to donate. I will share that on my screen para po mas madali sa inyo mag-donate ng inyong mga love para po sa mga projects po na ginagawa, of course, ng CBN Asia. At pwede din sila din magpadala ng kanilang prayer request. Yeah, that's very important. Yeah. Kasi no, kanina pala. Baka for all you know, we might read them on the show. Oo. So, kaya nga po, you have this prayer center na tinatawag. And what I like about this project na ginawa niyo po is everyone now are on social media. Yes. And kadalasan, ang mga OFW kapag nakahiga na yan, nakatutok yan sa Facebook. And 7 Asia is also in Facebook, guys. So let's say, if you feel down, wala kang makausap, wala kang mapag-share ng problema mo, go and check out their Facebook page, share your problems there, and ask for someone to pray for you. Kasi I don't know, Brother Peter, pero ang sarap-sarap ng pakiramdam that there is someone like praying for you. For your need. Totoo, specifically kasi, for your need, oh. Oo, parang naramdaman mo na, wow, this is a son of God na talagang tinatch niya yung heart niya to pray for you. Kasi hindi ganon ka, ano eh, hindi ganon ka kadali na may someone na lang nalalapit sa'yo at pagdadasal ka. Pero if you have this someone na willing to listen to your problems and pray for you, nakakagaan siya. Parang feeling mo hindi man nasagutan yung problema mo. Tama. But then you feel like gumaan yung load ng problema mo. Kasi binigay mo na kay Lord at sasagutin ng Panginoon niya. And that's sure. Sure, walang wala siyang hindi nasasagutin talaga sa mga answers at sa mga prayers natin. Okay, so ito, I'm very thankful po sa time na binigay niyo. I'm so thankful, Junie. Kaya yun, so it's just a short conversation, but then I will try what I can help po with CBN Asia. Ayan, sana guys, sa lahat po ng mga viewers ko, alam ko guys, some of you are like very interested talaga na tumulong. So, 7 Asia now is our way para po makatulong tayo. You can share your donation. So, hindi na po direct sa akin yan. So, just go to their website. Just click yung mga buttons ng kanilang donations para po mas makapunta po sa tao na nangangailangan yung donations na ibibigay nyo. Meron kasi dun sa website, may instructions on how to give. All right, so salamat. Thank you so much again for your time and God bless po. Pero one request I have, can we have po a prayer? Sa lahat po ng mga viewers natin na maaring right now, hindi po nila alam ang gagawin nila sa buhay nila. They cannot trust anyone anymore. Parang feeling nila parang wala nang hope para sa kanila. And parang feeling nila wala na pong kasagutan yung problemang dinadala nila. All right, okay. Let's pray. Heavenly Father, we come to you right now. In the name of Jesus. Yes. Lord, for everyone watching right this moment, Lord, would you make them realize and touch their heart? Yes, God. That, Lord, as they surrender everything to you, including their lives, you are the God that says, come to me, all you who are weary, all you are who are heavy laden, and I will give you rest. Father, tonight, this morning, wherever they are, give them rest. Give them peace, give them assurance that it is only by your name, the name of Jesus, that they can be saved, that they can be experience abundance and love, that they can have direction and guidance. So Lord, I pray for all our OFWs and I just declare your healing to come upon them in Jesus' name. Lord, I just declare your abundance. Lord, I just declare peace of mind and wisdom in their jobs. Prosper them, Lord. Show them your favor. Protect their families back home. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Father. Salamat. I enjoyed God this, Junie. God bless you. Thank you so much. I'm sure we'll see you again. Sure, we will, for sure again. All right. Thank God you. God bless you.